pag nakapasok ka sa mundo nila, huwag mong kakainin yung pagkain na binibigay nila. Story time. Lagi akong binubuli ng mga kaklase ko sa school ng elementary ako dahil sa pinagmulan ko at pinaniniwalaan namin na Islam o mas kilala ng marami bilang isang Muslim. Lagi akong inaasar ng mga kaklase ko na Diyos daw namin ay baboy dahil takot kami dito at di kami kumakain nun. At dahil bata pa ako nun, hindi ko alam ang dahilan kung bakit nga bawal kami kumain ng baboy. Isang araw, hindi ko kinayo yung pambubuli nila sa akin. Kaya tumakbo ako sa may kakahuyan malapit sa school namin para doon umiyak. Habang umiiyak ako sa kakahuyan, kinakausap ko yung mga nilalang na di ko nakikita. Kasi nung edad kong to, naniniwala ako sa mga diwata o engkanto. Kaya pakiramdam ko, hindi ako mag-isa. Naririnig nila ako. Pero habang nagsasalita ako mag-isa, nagulat ako nang biglang may sumitsit sa akin. Psst! Napasigaw ako ng, "Sino yan?" Biglang may bumulong sa likuran ko nang di ko maintindihan. Nang lilingunin ko na yon, bigla akong tinawag ng kaklase ko ng, "Oy Muslim! Halika na! Tawag na tayo nila ma'am!" Dali-dali akong tumakbo sa kanila. Tapos kinuwento ko sa mga kaklase ko yung nangyari sa akin. Pero hindi sila naniwala. Tinawanan lang nila ako. Hanggang isang araw, mga bandang tanghali, pumunta ulit ako sa kakahuyan para maglaro at umakyat sa puno ng mangga. Hanggang sa di inaasahang pangyayari, bigla akong nahulog at nauntog sa malaking bato. Pagbagsak ko, akala ko normal lang na pagbagsak. Hindi ko napansin na dumudugo na pala yung ulo ko. Pagbalik ko sa eskwelahan namin, bigla akong nawala ng malay. Tapos nagising na lang ako na nasa bahay na ako. At tinanong ko kagad yung nanay at tatay ko kung anong nangyari. "Ano po nangyari?" Nagulat ako kasi masaya akong sinalubong ng ngiti ng mga magulang ko. Pero nagtaka ako bakit ganun yung reaksyon nila. Hinayaan ko na lang yun at tumayo ako sa may higaan ko. Hanggang inaalok nila akong kumain ng itim na kanin. "Kumain ka muna." "Bakit po sunog yan?" Hindi ko yun kinain dahil ang nasa isip ko sunog yung kanin. Kaya lumabas ako para hanapin mga kaibigan ko. Nang makita ko sila, nagtaka ako kasi masaya din silang sinalubong ako at gusto nila akong sumama sa bahay nila. Pagdating namin doon, yung isa kong kaibigan biglang nagsabi ng, "Wala bang makakain dyan, Kurt?" "Meron! Ito! Oy Jam, tara kain tayo!" Oh, gutom na ako kaya kinuha ko yung pagkain na inabot sa akin ni Kurt. Nagulat ako nang kapareho din ito ng kanin na pinapakain sa akin nila mama at papa. Tapos tinanong ko sila kung ano ba yun. "Ano ba to? Bakit kulay itim?" "Kanin. Masarap yan. Bagong paraan ng pagluto ng kanin yan." Naniwala na lang ako at sinubukan kong kainin yon. Pagkain ko nun, hindi ko maintindihan ang lasa nun. Hanggang ilang linggo ang lumipas, nasasanay na ako sa mundong kinagagalawan ko na animoy ibang mundo dahil maayos ang trato sa akin ng mga magulang ko at mga kaibigan ko, lalo na ang mga kaklase ko. Hindi nila ako inaasar sa pagiging Muslim ko. Pero isang araw, biglang napaidlip ako. Tapos nagising ako nang may nag-oorasyon sa tabi ko. At pawis na pawis ako at hingal na hingal na para bang ilang araw na akong tumatakbo. Tapos tinanong ko sila ng, "Anong nangyari? Anong ginagawa niyo rito?" "Nako Jam, habang tulog ka nagsasalita kang mag-isa. Tapos nag-collapse ka." Nagtaka ako sa sinabi ng kaklase ko. Kaya tinanong ko siya ng, "Ha? Anong sinasabi niyo? Tsaka umidlip lang ako saglit tapos, teka, ano bang nangyayari?" Pakangtaka ako at pati mga kaklase ko nang biglang nagsalita yung matandang mukhang albularyo. "Nakuha ka ng mga balbal. Nahirapan kaming ibalik ka dahil kumain ka ng itim na kanin nila." Nagtaka ako sa sinabi ng matanda at bigla akong nanghina at napapikit ulit. Naririnig ko na lang ng konti yung matanda na nagsasabi ng, "Kung sakaling dalhin ka nila ulit sa mundo nila, huwag kang papadaya. Huwag mong kakainin yung itim na pagkain na binibigay ng mga balbal." Hanggang tuluyan na akong nakatulog. "Gusto mo? Masarap to! Yan ang uso ngayon! Kulay itim na pagkain!"